Example ha, si Pedro, gusto niyang patayin si Juan. So binaril niya si Juan. Pero dahil hindi siya sharpshooter, pagbarilya ni Juan, ang natamaan si Jose. Thank you kayo, Mark. Meron ano dito, Latin Maxim. Ano po ba ang aberratio ictus? Ang tinatawag na aberratio ictus, ito yung tinatawag na error in the victim of the blow. It is a Latin term or Spanish term, but in literal, ang ibig sabihin doon, error in the victim of the blow. Haba naman nun. So ano ba ibig sabihin doon? For example ha, si Pedro, gusto niyang patayin si Juan. So binaril niya si Juan. Pero dahil hindi siya sharpshooter, pagbarilya ni Juan, ang natamaan si Jose. So tatlong tao. Nako. Una, yung akusado. Pangalawa, yung intended victim. Pangatlo, yung actual victim. Dumaan lang si Jose, siya pa natamaan. Malas naman niya. Siya natamaan. Ang plano talaga ni Pedro, yung isang tao ang gusto niyang barilin, but yung dumaan, yun ang natamaan. So yun ang tinatawag na aberratio ictus, error siya. Mali yung pagbaril niya, iba ang natamaan. So anong epekto dyan with respect sa criminal liability? Dito papasok ang tinatawag na complex crime. Complex crime. Complex crime, ibig sabihin, ang penalty sa nagbaril, maging isang kaso na lang. Hindi pwede ang isa attempted homicide, yung isa consummated homicide. Walang ganon. Isang kaso na lang, but complex. Pag say complex, ang penalty will be greater penalty compared to an ordinary homicide. So, ibig sabihin, pinakamataas na penalty ang maibigay sa kanya on the ground of aberratio ictus or error in the victim of the blow. Napaka-complex. Ito yung mga ano kayo, Mark, complex cases. Complex cases, but this is actually basic in criminal law. Aba, may tanong follow-up. Paano po ako ang mga ebidensya kayo, Mark, ay magpapatunay na posibleng maging murder instead of homicide lang yung kaso? So, in that case, kailangan murder ang ipafile. So, minsan kasi, doon palang sa DOJ, kailangan kung ang ifile sa fiscal is homicide, if you are a victim or pamilya ka ng biktima, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration na iakyat ang kaso from homicide to murder. But kailangan mapapatunayan natin na pag murder ang ifile mo na kaso, mabigat ang ebidensya. The manner of killing is very important. Like for example, hindi mo binigyan ng pagkakataon na depensahan ang depensahan ng biktima ang kanyang sarili. Second na way, yung tinatawag na evident premeditation. Border din yan. Ibig sabihin, pinaplano mo na patayin ang isang tao matagal. Isang linggo, dalawang buwan. Pinaplano mo na patayin ang isang tao, hindi yan homicide. Murder ang tawag doon kasi planned killing of a person is actually murder. May tanong si Sarah Soda, Kuya Mark, may criminal liability po ba ang mga minor offender? May mga criminal liability but hindi sila makukulong under the yung tinatawag na isang batas about the juvenile justice. They will undergo a certain procedure under the DSWD. But they're still criminally liable but hindi sila makukulong. Parang yun kasi may batas tayo na hintayin pag 18 bago ang then they will be observed kung nagbago ba sila. So ang tawag sa kanila children in conflict of the law. So hindi sila criminal. Children in conflict of the law. Paano yun kayo, Mark, pag dumating sila sa kanilang hustong edad, yung kanilang criminal liability doon pa lang i-apply? Meron pang ganun? May ganun. Depende sa observation ng DSWD, which we will discuss later on, detail by detail. Ano yung sino yung tinatawag na children in conflict of the law and ano yung tinatawag na juvenile justice system. Kadalasan yan, Kuya Mark, may kugnayan sa mga rape cases, ano? Rape cases, minsan sa mga drugs. Kasi yung iba, ginagamit yung mga kabataan paano sa magtulak ng mga courier. O, kasi hindi makukulong yung mga kabataan. Ano pala yun, ha? May tanong dito kayo, Mark. Ano ang error impersonate? Tama ba yun? Iba yung error impersonate sa aberratio ictus. Di ba ang aberratio ictus, binaril ni Pedro si Juan. Iba tinama. Pero ang natamaan, yung bystander si Jose. Kasi nakiasyoso. Chismoso. Chismoso kasi, marites kasi. Siya manatamaan. Yun ang tinatawag na aberratio ictus. So, ang epekto ng aberratio ictus, complex crime,
greater penalty. Ang error in person ay iba. Ay example ng error in person ay mali yung identity ng biktima. For example, si Maria, gusto niyang patayin ang kambal ng kanyang asawa kasi niloko sila sa mga properties, binenta yung mga properties nila, so gusto niyang barilin yung kambal ng kanyang asawa. Mm. Pero ang nabaril niya, ang asawa pala niya. Kasi magkamukha ang dalawang kambal. Identical. So bali yung nabaril niya, akala niya si Pedro ang nabaril niya, but ang napatay niya, hindi si Pedro, kundi si Juan. So yun ang tinatawag na error impersonate. So mali ang biktima. So dalawang tao involved in error impersonate, yung akusado at saka yung unintended actual victim. Unintended but actual victim, siya yung napatay kahit hindi pala siya ang dapat patayin. So error impersonate. So anong effect doon sa criminal liability? Ito yung tinatawag MJ na mitigating circumstance. Mitigating circumstance, instead, di ba, gusto niyang patayin ang kambal ng kanyang asawa, but ang nabaril niya o napatay niya, yung kanyang asawa, dapat ang kaso is parricide. But because of the principle of error in person A, hindi na parricide ang kaso niya, ang magiging kaso niya is homicide on the ground of error in person A or mitigating circumstance of the mistake as to the identity of the victim. Pwede bang ipadepensa dyan kay Mark? Ay, wala na akong gituyo, hindi ko sinasadya. Ang pagpatay ang isang tao, namatay ang biktima, intent to kill is considered presumed. Pag presumed ang intent to kill, hindi na issue dyan kung hindi mo sinadya or may plano ka talagang patayin. Basta may intent to kill. Pag namatay ang isang tao, there's already intent to kill. So, of course, may tinatawag na reckless driving resulting to homicide. But iba naman yan kasi the way of killing is through negligence. Basta, for example, nabaril mo isang tao, ibig sabihin, pag namatay yung isang tao, hindi mo pwede sabihin, wala akong intent to kill. Ang plano ko talaga, saktan lang siya, pero namatay pala. So, intent to kill is already presumed pag ang paggawa mo ng krimen results to a death of a person.